garlic, onion, durog na paminta, seasonings, herb cubes at ay gulay, patis at noodles. Sindihan po natin ang kalat. At igisa po natin pa isa-isa ang mga ingredients. So ayan po, dinurog ko po yung noodles kasi galing po siya sa repre, medyo matigas. And hinati ko rin po siya sa apat para hindi po masyadong mahaba yung noodles pag naluto na siya. Hindi siya masyadong hassle kainin. So ihahalo lang po siya dun sa mga ingredients na ginisa natin kanina. Then lagyan na po natin siya ng sabaw para bago pakuluin. So after niya pong kumulo, titimplahan na po natin ulit siya para po maging perfect yung lasa niya. So ayan po, lagyan po natin ng asin at pamintang durog ulit. And then haluin at lalagyan po siya ng toyo para medyo maging brown yung kulay ng lomi natin. And then lagyan po natin siya ng cornstarch. Tunawin po sa tubig para medyo malapot. So depende po sa inyo kung gaano kalapot yung gusto nyo sa pagkakaluto. Pero eto tama lang siya kasi pag lumamig yung lomi, mas lalo siyang lalapot. So lagyan din po natin siya ng binatin na itlog. And then spread po natin. Pwede rin po kung ilang itlog yung gusto nyo pong ilagay. So naglagay lang po ako ng isa dyan. Then, tikman na po natin kung okay na ba yung panlasa. So, depende na po sa inyo yung pagtansya. So, ito na po. Luto na siya.